Bagong client, Epson L3110, kumakain daw ng maraming papel. One copy lang. Wala na, hindi na rin makain, no? Yung papel. Yan. Pero ang na-encounter daw ni client is maraming papel yung kinakain kahit isang kopya lang. Testingin natin para makita natin. Pero sa pagkaganitong issue sa lower roller to, wala, hindi niya makain. Okay. Baka sira na rin yan, mga kaibigan, no? So bale, hindi na repair yung gagawin natin since pang hospital to, replacement na ng bago lower roller. Papakita ko rin sa inyo sa video to. Wala na. Mas lalong na-trigger na rin yan, mga kaibigan. Hindi na makakain ng papel. At matunog na rin, no? May tunog na rin sa parang baba. So testingin natin ulit kung kaya pa niya. Wala na. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Palitan natin yung lower roller nito, mga kaibigan. Kasi hindi na niya makain yung papel, oh. Hanggang dyan lang. Okay. So sa baba yung pagfo-focusan natin. So bakwasin natin. Off. Unplug. Tanggalin lang muna natin yung mga connections dito. Uy, stuck na rin dito, oh. Yun, doon ang focus natin, mga kaibigan. Lower roller. Tanggalin lang muna natin yung scanner. Uy, wala na rin, nalaglag na rin, mga kaibigan, oh. Nalaglag na. Wala na yung lower roller. Taas na rin. Tanggalin muna natin itong ano, itong paper tray. Wala na, oh. Nalaglag na. Wala na yung lower roller, oh. Ang dahan na dito dapat yun. Saan ka napunta? Saan napunta yun? Hindi natin sa ilalim. Wala. Wala. Baka nahulog. Wala, oh. Wala ng lower roller. Kailangan natin lagyan yan, mga kaibigan. Yung nakasabit dito, oh. Kuha tayo ng bago. Super dumi rin. Whew. Kuha tayo ng lower roller. Yun, oh. Ganito yung sample, oh. Ng lower roller, mga kaibigan. Yan. Ito namin kapitan ng spring. Meron kasamang spring to. Kung magre-replace kayo, hindi man necessary palitan yung spring. Kung bibili kayo ng ganito, ganito lang. No? Ito yung cause kung bakit kumakain ng maraming papel. E dito kasi, sa problema natin dito, wala. No? Eh, sabi naman ni client, matagal lang na-stuck yan. Hindi na rin niya alam kung ano yung iba pang mga problems. Okay. So, lagay natin to sa ilalim. Tinanggal lang muna natin yung ano, yung paper tray. Tapos dito sa ilalim, wala naman ako makita dito sa ilalim. Ibig sabihin, wala na dati. Oh. Yan, so ganito lang yan. Yun.
kinukuha ng brush video. Ayan, ganyan. So may lalagyan niya yung dalawang dulo. Lagay natin. Ayan, then push lang natin. Yun, push na. Then lagay natin yung spring. Ayan dito. Angat natin, push up natin yan. So nailagay na rin natin yung spring, mga kaibigan. Dapat meron to eh, no? Yan. So wala siyang ano, nahulog. Okay, so ilagay na natin pabalik yung kanyang paper tray. Message rin natin si client mamaya. Kasi pero aware naman siya na ano, multiple issues na to siguro to, sabi niya. At kung hindi na rin kayang i-restore, wag na. Pero kinaya natin eh. Ayaw pa magpalagay ah. Okay. Push. Kabila. Tignan na natin. Balik natin yung cover. Then mag-test print ulit tayo. Tignan natin kung hindi na siya ano, kung wala na siyang problem. Spirit power on, nasa na ba yung cord? Grabe yan, wala naman ang nakikita dito sa karton niya, wala naman sa plastic niya, malaglag yan. Okay, testingin natin, sana hindi na siya ganun, hindi na siya kakain ng maraming papel, no? Photocopy lang muna tayo. Testing. Isang pahina lang. Yun. Okay na. Isa pa. Ay, dalawang kopya. Sa dalawa. Oh, nag-cleaning pa. Hintayin natin. Okay, test natin ulit. Tatlong kopya. 1, 2, 3. Pinakain niya kasi. Nice one. Isa-isa na. Okay. Isa. Tatlo yan. Wala akong pinotocopy, mga kaibigan, ha. Blanco 'yan. Ang tinatest lang natin is sa roller kung okay na 'yung kinabit natin. So far so good na. Hindi na kumakain ng maraming papel. Lower roller 'yun, mga kaibigan. Actually, pwedeng i-repair 'yun pero not good for this printer na bago na 'yung nilagay natin. Tsaka wala siyang lower roller. 'Yan. So okay na, mga kaibigan, no? Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo magkakalimutan mag-subscribe.